Pirmado na ang revised joint implementing rules and regulations para sa counterinsurgency efforts ng pamahalaan. Nililinaw rito ang responsibilidad ng AFP sa internal security operations at ng PNP sa law enforcement operation. Narito ang aking report. Matapos ang lamat na idinulot ng mamasapan o incident, 6 na buwan na ang nakararaan, ipinagmalaki ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP ang lalong pagigting ng kanilang ugnayan. Pinirmahan nilang revised joint implementing rules and regulations para sa Executive Order 546 at Executive Order 110 o ang EO na nag-aata sa anti-insurgency effort ng pamahalaan. Wala raw itong kinalaman sa nangyaring mamasapan o incident kung saan namatay ang 44 na miyembro ng Special Action Force sa pagtugis kay Marwan. Nililinaw umano ng revised GIRR na responsibilidad ng AFP ang internal security operation at ang PNP naman sa law enforcement operation. Unlike before, derong misconception na pagka clear na or stable na ang situation, we will hand over or turn over the responsibility in the conduct of ISO sa PNP. Sa ngayon, may 4,090 armadong miyembro ng New People's Army, ang isa sa mga pangunahing target sa EO 546. Sa bagong pirmang GIRR, nililinaw rin ang responsibilidad ng AFP, PNP at mga local government units o LGUs para sa development projects para hindi bumalik ang rebelyon sa kanilang lugar. Hindi na magtutulaka na even to the point yung akala ba? Na akala, ginawa niya, akala ko, ginawa ko rin, yung pala walang gumawa. Dito, masosolve yung problema. Very clear na.